Kalampuan, Talakna, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalampuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalampuan, Talakna. Isang magandang araw na naman po sa mga manonood natin sa Kalampuan, Talakna. Dito po sa Davao tayo ay napapanood sa Sky Cable Davao. Napapanood din po tayo sa iba pang parte ng Mindanao sa pamamagitan ng PTV 11 at sa mga sulok-sulok ng mga barangay sa pamamagitan ng radyo sa Super Radio DXGM. Nasa ikatlong linggo po tayo ng Hunyo 2018, panahon ng tag-ulan. Ito po si Ver Bermudez, pansamantalang nakaupo para kay Rafi Bermejo at kay Saldi Chato. At katulad ng mga nakaraang edisyon natin dito sa Kalampuan, Dalatanan, mapalad tayo at kasama nating muli ang pinakamasipag na miyembro ng House of Representatives. Pwede ko din sabihin siguro ng 17th Congress House Assistant Majority Leader, Congressman Jericho Coco Nograndes. Magandang araw po, Congressman. Magandang araw, Ver. Maing adlaw sa tanan, sa atong mga tigsubay sa Kalampuan, Dalatanan. Thank you so much na through the years naamodeha kay I think today is episode number 300. Nasa so, ano na po tayo? Siyam na taon. Wow, 6 years, no? So yung 9 years po. Ang original ninyo na kauban, si Congressman Carlo Nograles. Ako na yung police sa iyaha. So, congratulations sa Kalampuan Dalatanan team for 9 years, and it is now episode number 300. Og sa atong mga newly elected barangay officials and SK officials, congratulations po. I hope na naka-file mo sa inyong statement of contributions and expenses that was due last week, June 13. Kung wala mo nag-file, hala, ma-ER ehersito mo siguro or kung unsa pa diyan na ma-aksidente. Appeal na po sa atong mga barangay candidates at SK candidates na natalo, no, wala na swerte, you should also file your statement of contributions and expenses sa COMELEC kay Nana sa Balaod. If you did not file, you are risking perpetual disqualification from public office, ayaw in town. So, again, congratulations sa tanan. 9 years na po, Congressman Kokol, nakikipaghabulan na ang Kalampuan Dalatanan sa Itbulaga at tayo man sa Janen Marcia. Hindi, maalaala mo kaya pa rin ng champion. Baka madadating ang panahon ang nakaupo sa harap ko, si Attorney Migs Nograles, hindi natin masasabi. Magbara siya muna. Magbara muna siya. Ngayon, pero unahin muna natin ang mga topics po natin sa edisyong ito ng Kalampuan Dalatanan. Una, pag-uusapan natin yung mga aktibidades ni Congressman Coco Nograles sa mga nakalipas na araw. Pangalawa, pag-uusapan natin ang mga maiinit na balita. Hihingi natin ang view at saka opinion ni Congressman Coco dito sa mga nagbabagang balita nito. At kung may oras pa at may panahon pa, isisingit natin yung mga tanong galing sa ating mga taga-barangay. Congressman Coco, una kong tatanungin sa inyo sa activity nyo, kakatapos lang po ng yan ito eh, para din itong matagal nang tumatakbo. Una pa yata ito sa Kalampuan Dalatanan, ang Nograles Jobs Fair. Meron daw po kayong naging bagong jobs fair itong nakarang araw lang. Yes, kakatapos lang po ng ating medical mission and jobs fair sa Barangay Balyok, Davao City. Saan po yung Balyok? It's part of basically, kasama na yan siya sa Turil District ng Davao. Nagba-boundary na yan. Kasama yan sa mga boundary towns natin of Balyok, Dumoy, Catalunan, Pequeño. Yan yung mga boundary towns natin. Balyok is also right beside Catalunan, Grande, Bago Galiera, and Bago Aplaya. So yan yung mga boundaries natin. So inabot ng Nograles Jobs Fair yan. Yes, and actually this is not the first time na nag-jobs fair and medical mission ug dental mission pod. Usually sa Balyok ang atong experience diha, ang atong medical mission ug labi na ang atong dental mission ang pinaka top tune talaga sa Barangay Balyok. And for this recent activity nato, we really saw na mga neighboring barangays including mga taga third district of Davao City have visited Barangay Balyok para maka-avail sa atong jobs fair, medical mission, and dental mission. So, dito na nakahuna-huna na I think it is time for PBA
to also consider conducting another medical mission sa Third District, sa Turil or maybe sa Kalinan. Tagan ba nagpuyo diha sa Barangay Balyo, Congressman? Historically, it is one of the smaller barangays, pero karon daghan na kayong mga bagong developments, mga subdivisions dito. And in fact, Balyok is already looking more and more urbanized. So, if you rewind it siguro, 10 years ago, murag bukid pa ang Balyok. Karon murag syudad na. Murag syudad na. Yes, and in fact, ang dito sa Balyok, one of the things that I'm very proud of is ongoing na ang construction sa National High School dito, the Doña Soledad Duterte National High School, na ay parte gikan sa DPWH, na ay parte gikan sa City Government of Davao. Yan ang muna nilang public high school. That will be the first public high school in that barangay. Kaya traditionally, kung taga-Balyok ka, mag-high school ka sa Bago Galiera or mag-high school ka sa Dumoy. Yeah. Depende kung asa ang ano, mas ano. Sobra. So, lipay kayo mga lumulupyo dito kay first time daw sila na magka-high school. And the high school is within the same compound as the elementary school. So, that is a welcome development sa Balyok. Hindi na sila kailangan mag-private school, hindi na sila kailangan mag-commute, maghatod sa mga bata. So that's a big convenience for everyone, and I think that is one of the biggest symbols of progress sa Balyok at the very present day. Congressman Coco, ang balita po namin sa Balyok, may bago daw barangay captain dyan. Ang dating kapitan dyan, kilalang-kilalang masugid yung taga-suporta, kaya napakadaming po yung dumating dyan. Tama yun, no? Yung si Kapitan Tonying Tinasas has already reached his term limit. Mm-hmm. So, kutubra siya sa June 30. And ang mupuli sa iyaha, si Kagawad Ricky Liparanon, who is now barangay kapitan-elect. Mm-hmm. So, I believe na si Iking man ang tawag sa iya, I think Kagawad Iking and future barangay kapitan Iking will do a good job kay murag tag team na sila ni Kapitan Tinasas. Pagway na usab. So padayon lang gihapon ang mga programa, and we are hoping na mas progresibo na ang Balyok under the continued leadership. Nabanggit ko po kanina, madaming project ang nag-rally sa Balyok. Kaya nyo pa kaya computein gaano nakalaki ang public investment dyan sa barangay na yan? Kasi, from the start, from Boy Nograles pa. Sa panahon ni Boy Nograles, ay hindi na natin makalculate yan. Kaya kung makita ni mo, ang Balyok already has 4 lanes. Kaniadto, that's lapok. Lapok lang na. Bukid dyan na siya. Karon, 4 lanes, concrete, and napay mga lugar na mag-abot na ng 6 lanes. So, continued road widening dito, and continued infrastructure pod, concreting, multi-purpose building, satellite halls, satellite health centers, health stations, school building. So medyo daghanjod tilagi sa uban, ano, nalahi na daw ang naong sa Balyok. I believe so, no. I think it would be easy to estimate na at least 800 million na siguro na bubo diha sa Balyok. So that's how you develop a progressive barangay. Yes, and that's just one out of the 54 barangays sa Distrito 1 sa siyudad sa Davao. Okay, so yung Balyok, yung sabi kasi ho ng iba dyan, yung Balyok daw noon parang kamukha ni Chocolate, ngayon kamukha na ni John Lloyd Bruce. Medyo poging-pogi na ang Balyok. Congressman Coco, nag-uusap po tayo ng mga aktibidades niyo. Madami kayong ginulat, hindi lang sa Davao, kundi buong Pilipinas, nung bigla kayong sumulpot sa Christie per Minute, yung programa ng batikang showbiz, veteranong showbiz host na si Christie per Minute. Ano po ang nagdala sa inyo sa Christie per Minute? May kwento yan. Nung June 11, na-cancel yung trip ko or mission ko to go to Batanes kay nagbagyo man. Bagyo sa Manila. Yes, Luzon. Exactly. So, na-cancel yung trip, and because na-cancel yung trip, I had to reschedule June 11 na ako yung mga series of meetings. And it just so happens, during the afternoon of June 11,
nag-monitor ko na sa Facebook Live. Nakita na ako na si Nanay Christy Fermin na dito nag-onboard sa Radyo 5, Radyo 5. Unya, kay amigo man mi, nag-text ko sa iyaha na Nanay Christy, baka pwedeng bumati naman. Ganyan. So, June 11, binati naman ako ni Nanay Christy. Sabi niya, oh, bumabati ako sa kaibigan kong Congressman Jericho Nograles. So, nakakatuwa. And then, eventually, kasi nagbibiroan kami, nagte-text ako, binabasa niya yung text ko. Sabi ko, oh, ano, kain tayo minsan. So, the next day, June 12, nagbisita ako kay Nanay Christy, nag-lunch kami. And during the lunch, kwentuhan, eh, napasarap yung usapan. And dahil napasarap yung usapan, biglang inimbita ako na mag-onboard sa kanya. Ay, hindi na kayo umalis ng studio? Well, hindi kami nag-lunch sa studio. Nag-lunch kami dun sa bahay niya. Ah, opo. Siya pa naghanda. Naghanda ng kansi. Sarap pa masyado. Tapos, ano, sabi niya, oh, sige, mauna na ako. Sunod ka na lang sa studio. Kung gusto mo. Gumanon siya. Sabi ko, sige, sunod ako. So, nauna siya, pumunta sa studio, nag-onboard siya. After 30 minutes, nagdaan na ako. Pagdaan ko, ganun siya, pasok ka dito. Upo ka dyan. So, pag upo, ayan na, bigla akong in-interview. Hindi ko naman nakalain yung interview ko, 1 hour and 15 minutes. Kayo lang ang bisita. Ako lang yung bisita. And mukhang napasaya naman yung, ano, yung interview kasi ang daming mga nag-phone in, nag-text, Facebook chatting, ganon. So, it was very interactive na ano na conversation and iba rin pala yung ano no pag showbiz na yung mga tanong hindi na siya legal. Nandun na siya sa ano sa kilig. Congressman ko napanood ko yung edition na yon na guest kayo ni Christy Ferminit at napanood ko na inamin niyo na kayo ang nagmana sa tapang ng tatay niyo si Congressman Nogales. Ang tanong ko, aaminin niyo ba na kayo ang nagmana sa galing sa pagkanta ni Speaker Boy Nogales? Hindi, iba pa rin ang original. Yung hindi nakapanood, kumanta doon si ano si Congressman Coco Nogales. Hindi yan scripted, ha? Hindi yan scripted. Scripted kasi yung kanta parang ano, malapit na sa bayang Magilo. Malapit na nga sa bayang Magilo. Eh. Pero it was at that moment lang, biglang dinner ako kumanta, eh. Pangit naman kung hindi ako kakanta. But the first song that came to mind, yun talaga, yung bayan ko. Although ang nadinig ko, ang hinihinging kantahin nyo ay team song nyo ng misis nyo. Nako, corny kami ni misis, wala kami team song. Wala kami team song. Pero totoo ba yung ano na nadidinig ko na si Congressman, Speaker Boy Nograles, eh dating singer? Yes, in fact, na when he was in college, may combo yan. Siya yung vocalist dun sa combo niya. Yung pianista sa combo, si Joe Marichan. So, yun yung ano, yun yung kanilang pagkakaibigan. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin sila. So, ano, si Boy Nograles pala ay dating talagang halos professional na singer? I think the closest to being a professional is siya yung gumawa, nag-compose and kumanta ng jingle ng Kame soap back in the 1960s. I think that was a an advertising competition sa inter-school. Tapos nanalo siya ng first prize and ginamit yung song niya pati yung voice niya for the jingle of Kame soap. Kaya naman pala mo yung pronunciation pa ata nila noon, hindi Kame eh, Kamay pa eh. Oh, Kamay yung soap. Napanood ko nga yung ano yung Christy Ferminit na nandoon kayo guest. Yun yung inamin niyo na kayo nagmana sa tapang ni Speaker Boy Nograles. Pero ngayon ayaw niyo aminin na kayo nagmana sa galing niya kumanta. Noon naman akong tatanungin kung aaminin niyo ito. Madami kasing nagte-text doon sa Christy Ferminit na si Congressman Coco daw ay huwag alisin sa screen dahil guwapo at pwedeng artista. Aaminin niyo yung sinasabi ng mga texter doon. Mahirap yan? Mahirap yan. So, doon ako sa susunod kong tatanong. Mahirap yan. Congressman Coco, ito showbiz pa din. Yung kapatid niya po,
Si Congressman Carlo Nograles. O showbiz yan. Showbiz pa din. Nanood ako ng sa GMA TV. Meron silang sitcom doon. Ang title ay Michelangelo. Michelangelo. Uh-huh. Hashtag Michelangelo. Oh, na mapapanood tuwing alas 10, Linggo. Oh. Bigla na lang ako nagulat. Sumulpot si Congressman Carlo Nograles. Artista na din pala siya. Hindi lang ikaw nagulat. May cameo role pala siya doon. Ang balita ko eh, may kasunod pa yata. Meron pa ba? May kasunod pa yan? Oh. Ayun, Sunday, 10 a.m. Pati ako nagulat na sabi ni Kuya, nag-text siya sa family chat namin. Sabi niya, oh, nood kayo Sunday, 10 a.m. Sa GMA, sabi niya. Michelangelo, nanood kami, biglang, uy, nandun pala siya. Kaya pala pinapanood sa amin. Isa pa ang tanong, Congressman Coco, related pa din sa showbiz. Kilala niyo ho ba si, ito artista to noong mga 1970, baka hindi pa kayo buhay noon, si Marilu Bendigo? Oo, oh, pinsan ni Mama. Oh, artista siya. Oh, pero siya, hindi ko pa siya na-meet. Beauty queen, tapos parang parang pumanaw na ata. Sikat siya nung panahon na yon. Siya ang isa sa pinakapaboritong leading lady ng mga action star. So nasa dugo niyo pala talaga ang pagiging artista si Marilu Bendigo. Ayan, kilala yan ng mga kaedad ko, kilala yan si Marilu Bendigo because she won a beauty pageant and then she became a full-time movie actress. Narinig ko lang yung pangalan niya sa kwento nung lumaki kami. Obviously, he never ko siya na-meet. At dahil siguro wala namang digital nung araw, walang kopya ng kanyang mga movies. So hanggang ngayon, wala pa rin ako nakitang sine ni Marilu Bendigo. Pero yes. Baka na-erase na. Baka na-erase. Kung may Betamax dyan, pahiram naman, pati player. Black and white ang mga, sabi nila colored, pero nai-erase yung kulay. Kung kaya nga, kung may Betamax nga dyan at saka player, pahiram naman para mapanood ko. Napag-usapan natin na si Congressman ko, Carlo Nograles, at kayo, Congressman ko, kung magkasama ho kayo, ito kasama sa aktibidades nyo, nung nakarang araw na kayo ang nag-administer ng oath-taking ng mga barangay captain sa unang distrito ng Davao City at mukhang napakarami yata ng mga bagong opisyal ng barangay na yun. Well, marami naman din doon mga re-electionists. At saka marami din yung nag-expire yung term, yung mga kapitan na tumakbo ng kagawad at nanalo, or yung mga like kagawad Iking Liparanon, kagawad siya tapos nanalo bilang kapitan. So maraming mga ganon. Pero yung pinakamalaking delegation siguro doon, yung ating mga sangguniang kabataan. So, napuno maraming, yung hotel eh. Napuno. So we had almost 500 new officials. Yes, barangay officials na lahat po ng mga dumalo doon, nasabi ko nga na congratulations sa lahat, wala tayong color dito. This is ang isa lang yung color natin, which is the city of Davao. And since nagka-unity tayo, let us support Mayor Sara Duterte. Pero napansin po namin doon, Congressman Coco, andun yung mga kapitan ng mga pinakamalalaking barangay. Yung Bucana, yung Matina, yung Talomo. Tama po ba yan? Yes, nandun sila. At mga iba pang mga kapitan ng mga malalaking barangay, nandun din. At happy kami na nagkaisa kami lahat para suportahan ang City of Davao. May tatanong pa po ako, Congressman Coco, tungkol dyan sa oath-taking ng mga bagong barangay officials ng 1st District of Davao City. Pagkatapos po ng break na to, sasagutin niya ni Congressman Coco Nograles. Kalampuan, dalat na! Okay kayo. Ako pala si Mary Jane Castro, taga Madapo, Barangay 8A. 44 years old. Yan, nakahibalo ako nga na ay pre-medical check-up sa kay Ma'am Melanie Miharis. 119, Lapura. Nagpagpakasalamat nga naka-avail me kining pre-medical check-up kay Congressman Coco Nograles. Pre-medical check-up nga dako gid akong pasalamat kay naka-avail ako sa tambal sa kumbana nga high blood. Pag ako pod high blood o sa tambal pod sa akong anak nga katol-katol. So daghang salamat kayo.
Maayo kayo ang proseso sa pre-medical check-up. Hanay kayo. Congressman Coconograles, daghang salamat yun. Ako yun ang tabang sa imo sa among pre-medical check-up. Ako di ay si Marine Castro. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Ako si Narcisa Garcia, nagpuyo sa Rasay Street na Bangkiruhan. 5 kabok akong anak, na akong mga apo akong ipa-check up. Niabot ko diri alas 10. Maayo man ang ihang pagkuhan, dali ra. Nakadawat kong tambal sa vitamins o sa ubo. Nakaibalo ka rin sa pre-medical check up tuwod sa kaymayit, bulang, sa kagawad. Nagpasalamat ko ni Coco nga iyahang gihatagan ng ngatag siya kung natambal diri. Nagpasalamat. Salamat yung kaayo. Tuwod ni Ani, naanap ni Tambal nga gihatag ni Coco. Ako na kupasalamat ko sa akong apo nga naayo. Makuhan sila nga ayo. Ako din si Narcisa Garcia. Okay na ko. Okay ka ko. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay ka ko. Okay kayo. Kalambuan, Dalatmana. Nagbabalik po tayo sa Kalambuan, Dalatanan. Kasama po natin si Congressman Jericho Coco Nograles, ang Assistant Majority Leader ng House of Representatives. Congressman Coco, naputol po tayo habang pinag-uusapan natin yung oath-taking ng halos 500 bagong barangay officials na in-administer nyo at dinaluhan din ni Congressman Carlo Nograles. Doon po sa ano na yan, pagtitipo na yan, ay madiin na binanggit ng mga Nograles ang patuloy nitong pagsuporta kay Presidente Duterte at pati na din kay Mayor Sara Duterte. Ang ako lang pagpinaka-advise sa inyo ha, suportahan nato si Mayor Inday Sara Duterte. Suportahan nato ang iyang administrasyon. Ang atong 100% support kaniya. Isip Mayor suporta sa atong presidente, si Mayor Rudy Duterte. Pinakita namin sa kinuwento namin at pinakita namin sa mga new and re-elected officials sa ating mga barangay at lalo na sa Sangguniang Kabataan na alam ng lahat na ang Duterte at saka Nograles matagal nang naglalaban, mm-hmm. nag-aaway and at opposite ends of the political spectrum talaga. Humigit kumulang 30 years on and off ang love-hate relationship na yan. Pero ngayon, tingnan natin ang Davao. Alam ng lahat na nagkaisa na ang Duterte at saka Nograles. Yan po eh, nung bago tumakbo ng presidente. Tama, kasi President alam natin Duterte. Na bago tumakbo ng presidente si President Rodrigo Roa Duterte, yung pamilyang Nograles yung unang nagsabing susuportahan namin sila. At kayo din po ang unang nagsabi na hindi kayo naniniwala na hindi siya tatakbo. Isa kayo sa mga nagtulak na hindi. Diba? Ayaw na ni Presidente Duterte nung tumakbo, pero nangungunang mga Nograles. Tama po yun. And that's why yung sa panahon nga nang nag-decide na si President Duterte na tumakbo, siguro isang congressman lang talaga ang sumuporta, which is si Congressman Carlo Nograles. And then nung nakita ng mga congressmen na papunta na sa final days of the campaign na mukhang panalo na talaga si Digong, yun na, yung marami nang nagbaliktaran. Pero yung pagbabaliktad na yan, that was actually possible dahil ginapang talaga ng pamilyang Nograles yung mga congressmen para last minute sumuporta kay President Duterte. So yung bibilangin ending, po natin, Congressman Coco, itong support ng Nograles sa Duterte actually started in 2015.
Yes, that is correct. That is correct. So that would be year 3 of Peace and Unity. Yeah, of Peace and Unity natin. And within that 3 years, no, if you look at the 3 years, what has it done for Davao? Yan po yung speech namin doon sa get-together at sa mass oath-taking sa mga barangay officials. So gusto namin ipakita sa kanila that you can build more in peace than political distrust and discord and ano, and yung mga mag-aaway sa politika. Kung magsama-sama and then you fulfill common goals, you reach common goals, contribute your talents, mas maganda yung mabibuild mo. So I think everybody can see na medyo malupit na talaga ang development dito sa Davao. And honestly speaking, with the rapid growth Davao is experiencing, we're actually going to need a faster pace sa pag-develop ng ating mga infrastructure and social services because we need to cope up. Meron tayong population boom, meron tayong increased need for infrastructure, maraming nagsasabi na traffic ngayon, so that means we need to open new roads or expand existing roads. Merong nagsasabi baha, swimming pool ng Victoria, mga sinasabi nila, di ba? So that means that we need to make sure that the drainages will be expanded and proper implementation of our building codes. So yung power natin, because we're a growing city, yung electricity power natin, we need to make sure that tama yung supply natin. I'm receiving a lot of complaints with water. So that means yung water supply natin, we have to make sure that it gets developed. So ang punto ko is, these problems will not go away kung merong political bickering. But these problems would be easily solved if we all work together. And right now, the city of Davao, nakikita natin na maraming challenges na pumapasok. Along with the progress comes the problems. So you cannot doubt the progress dito sa ating syudad, no? But we have to look forward and address all of the problems that this progress brings. Oh yeah, and alliance nyo, tatlong taon na, 2015 to 2018, tapos nangangampanya kayo sa mga barangay officials na ituloy itong alliansang ito sa susunod na tatlong taon. Pero yung sa speech ni Congressman Carlo, dinadagdagan pa niya ng 6 na taon pa daw. Gusto daw niya makita na si Mayor Sara Duterte ay maging susunod na presidente, so 6 na taon yan. We have to qualify that statement. Delikado na yan, delikado na yan, kasi baka merong mga makakaintindi niyan ng mali, no? Pero dito po sa Davao, eh dahil kami ang nagbibenepisyo ng na, ang liderato ng bansa ay nasa atin, eh ayaw talaga na kami pakawalan yan. Tama po yan, I understand that. But, syempre, ayaw naman din natin pangunahan. So, I need to qualify the statement. Ang stand ng aming pamilya ay kung nanaisin, inanais ni Mayor Sara na to run for higher office, whatever that higher office will be, susuportahan ng pamilya Nograles. Senator, Vice President, President. Depende sa kanya. Basta kami, ang pamilyang Nograles, nandito kami, susuporta kami sa kanila. Okay, malinaw yun. So iwanan na po natin doon, punta tayo ng New York. Balita, New York? Balita po. Cubao? New York po, sa Amerika. Ano naman to? Balitang balita, yung plan ng pagpunta ni Congressman Coco Nograles bilang delegado ng bansa, delegado ng 17th Congress sa isang pagtitipon sa United Nations na nakabase sa New York, at hihingi namin ano po ba ang update dyan, tuloy na po ba yan? Well, unang-una, ano ba yung nandyan sa New York? No? We have, in every 4 years, yung United Nations General Assembly, pinag-uusapan ang tinatawag na non-communicable diseases. What are non-communicable diseases? Non-communicable diseases are like cancer, diabetes, cardiovascular diseases, like hypertension, kasi dengue is a virus, di ba? Ah, okay. So, itong mga non-communicable diseases or yung mga diseases na
na nangyayari sa katawan. Like if you over abuse your sugar intake, makaka-diabetes ka. Kung gumagawa ka ng masyado kang exposed sa mga carcinogens, magka-cancer ka. Or yung sa puso mo, magka-hypertension ka kung masama ang diet mo. So these are non-communicable diseases. And dahil napansin ko sa serbisyo publiko natin, no, maraming mga pasyente dito sa Davao ng non-communicable diseases. Araw-araw yung aming opisina, merong mga diabetes patients, meron mga kidney patients, yung mga tinatamaan ng mga renal disease, no? Meron kami mga hypertensive patients, araw-araw humihingi ng tulong. And the United Nations has a forum, no? Or a summit every 4 years. So, inimbita po tayo para maging delegate dito sa summit na ito para yung mga resolution ng mga miyembro ng United Nations, and these are hundreds of countries worldwide, no, na kung paano nilang ayusin ang kanilang mga laws or issuances, paano i-align ito to help eradicate or at least minimize incidence of non-communicable diseases. Kasama siguro pagpupondo dyan. Kasama ang pagpupondo, pero ang interest ko talaga dyan ay dalawang bagay. Opo, ano po yan? Number one is makikinig ako sa mga policies na pinupush ng mga ibang nations, and hopefully meron tayong matutunan from other nations at madala natin sa Philippines for practice, no? Pangalawa is the other way around. Mm-hmm. Na kung ano yung mga experience natin dito sa Pilipinas, i-share natin sa buong mundo. And that way, we can contribute to that discussion. Ang latest update dito sa upcoming na delegation, no, as of last week, parang meron tayong opportunity na ako mismo mag-a-address sa kanila sa buong delegation doon from worldwide, no, at ikukwento ko sa kanila kung ano yung Philippine experience and ano yung mga guideposts, guidelines, ano yung mga national laws natin, issuances, and even down to the constitution ng ating republika, kung paano natin sinusulbar, nire-research, and ina-apply ang ating mga strategies sa non-communicable diseases. And hopefully, yung ating speech ay makakontribute sa overall discussion and framing ng mga resolutions ng United Nations. Oh, sikat na sikat na kayo. 50 per minute, papunta na kayong United Nations. From showbiz to delegate. Okay, United Nations. So, kailan po itong pagtitipon na to sa this United will be on July 5, and then there will be another, and the main delegation will be on September 27, if I'm not mistaken. Ilan po kayong official ng Pilipinas na sasali dito? So far, ang alam ko, it's possible na ako at saka nandyan din si Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. So, dalawa po kayo sa... Posible nandun din ang ating Senate President, si Tito Soto. And I think magkakaroon din ng delegation ng Department of Health doon. And it will be participated easily by probably 120 countries. So isa pa pong tanong tungkol sa mga aktibidades nyo.